So mga Wonders, eto na yung ating crispy Korean chicken. Super crispy. All in. Perfect. May wonder mga kaigilaan! Kami ang Wondering Kusina. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Mga ka-wonders, this is your 12 recipes for Christmas 2023. At ito yung pangalawa nating recipe. At ano lulutuin natin, Chef Mark? Ang lulutuin natin is crispy Korean chicken. Yan. So, excited na ako kasi favorite ko ang chicken wings, mga crispy na mga manok. Kung pwedeng yung i-crispy na lang yung puro balat na lang yung ano ibenta eh. Anyway, mga ka-wonders, if you're new to Wondering Cuisina's YouTube channel, please don't forget to subscribe to Wondering Cuisina and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Ito ang process ng crispy Korean chicken. So mga wonders, yung una natin gagawin, i-marinate muna natin yung ating chicken. So gagamit tayo dito ng chicken wings, tsaka bumili rin ako ng chicken leg. So iniwa-hiwa ko lang siya ng ganito kalaki. Ganyan lang. So ngayon, i-marinate muna natin to ng 1 tablespoon of garlic chop and 1 tablespoon of ginger. Ayan. Then lagyan natin ng pepper, 1 teaspoon of pepper. Then lalagyan din natin ng patis. So maglalagay tayo ng 3 tablespoon of patis. So lagyan din natin ng konting asin, pinch of salt lang. So now, haluin lang natin siya. I-mix lang natin siya ng maayos para ma-marinate lahat siya. So yan. So, ililipat ko lang dito sa ating malaking lagayan. So, now mga ka-wonders, lalagyan na rin natin siya ng corn starch. Pwede kayong gumamit ng corn flour or potato starch. Lalagyan natin siya ng 1 cup. Then, haluhin natin para ma-coat siya lahat. So yan mga ka-wonders, now pwede na natin siyang prituhin. So gagamit lang tayo ng kaserola para maging deep fry siya. So inopen ko na yung kalan, magpapainit lang tayo ng oil. Yan, okay na yan. So now painitin lang natin yung ating oil, then balikan natin. So yan mga ka-wonders, habang nagpapainit tayo dito ng oil. So nagprepare ako dito ng cornstarch, 1 cup. Tapos water din na normal, na regular water, 1 cup din. So ilalagay lang natin dito. Ayan. And then tunawin lang natin yung cornstarch natin. So bago natin lalagay sa oil yung ating chicken, i-dip natin dito. So lagyan natin ng pinch of salt and half a teaspoon of pepper. Ayan. And then haluin lang natin. So pandidip natin to sa ating chicken. So mainit na yung mantika natin mga ka-wonders. So ganyan lang. Tapos, ayan. So mga wonders, prituhin lang natin siya hanggang mag-golden brown yung kulay niya. Yan, then balikan natin. So na mga wonders, eto na, nag-golden brown na siya. So tatanggalin na natin to. Ganda ng color. Patuloyin lang natin dito. Then prituhin lang natin itong natira hanggang matapos tayo. Yan, so lutuin lang natin ito mga wonders and then gawin na natin yung ating sauce. So mga wonders, ngayon tapos na tayong magprito. So tatanggalin na natin ito. Yan, super crispy niya mga wonders. So yan, i-rest muna natin yung ating chicken mga wonders hanggang lumamig siya. And then gagawin na natin yung ating sauce. So now mga wonders, gagawin na natin yung ating sauce. So mainit na yung ating wok. So lagyan lang natin ng konting olive oil. Then lagyan natin ng garlic.
And then mga wonders, meron tayong chili paste dito, Korean chili paste. So lagyan natin ng 1 tablespoon. Now lagyan natin ng 2 tablespoon of soy sauce. Then lagyan din natin ng 2 tablespoon of vinegar. Then lalagyan din natin ng maple syrup or kung meron kayong honey, pwedeng honey yung ilagay nyo. So 2 tablespoon din na maple syrup. Then yung ating sugar tsaka yung peanut and sesame seeds. 1 tablespoon yung atong yung ating sugar, brown sugar. Lagyan natin ng konting water, mga 3 tablespoon. So now mga wonders, lagay na natin yung ating chicken. Yan. I-toast lang natin siya hanggang makot yung mga chicken natin ng ating sauce. So yan mga wonders, ito na yung ating crispy Korean chicken. So tikman na natin. So ilagay lang natin sa ating plating. So mga wonders, ito na yung ating crispy Korean chicken. So mga ka-wonders, ito ang crispy Korean chicken. So ito yung pangalawang recipe natin of the 12 recipes for Christmas. Excited so, na? So tingnan na natin. Oh, gutom na daw siya eh. Tingnan natin kung crispy pa kasi medyo kanina pa ito naluto. Oh, naiwan niya. Mmm, crispy siya. Crispy pa rin ha. At manghang kasi may chili paste. Korean chili paste. Palasa ba? Lamya. Yung chicken itself, no? Malami siya yung sa loob. Lamya ang chicken. Yung laman, nanunuot yung lasa doon sa laman. Lamya. Yung crispiness niya, pasok pa rin. So I'm just imagining nung bagong luto to kanina. Crispy. Super crispy. Perfect. So mga ka-wonders, second recipe pa lang to ha, ng 12 recipes of Christmas for Christmas natin. At sana nagustuhan nyo ito. Madali lang gawin. Gaya lang din yung regular fried chicken nyo, but something more special, may extra marka lang dapat gawin para maging ganun yung effect niya. Yes. And if you're allergic to peanuts, huwag nyo nang lagyan ng peanuts. Optional lang yung peanuts. Kasi message na lang. Excited ako. Go. So if you are new to Wandering Cucina, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated guys sa lahat ng mga bagong video namin. Please follow us sa social media namin sa Facebook, Instagram at saka TikTok. At saka mayroon din tayo sa Threads. And please don't forget to follow us as well sa Peanut Talks. Yes. May pangalawang episode na tayong na-air doon. So please follow us and I hope you will also like our podcast. Yes. So mga ka-wonders, thank you very much for watching. Magpapaalam muna kami. And alalahanin nyo, pangalawang recipe pa lang to sa 12 recipes for Christmas natin. May sampu pa tayo. May sampu pa, oh my God, sampu pa. So, kami ang Wandering Cucina. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Ano na, gutom na. Lumik siya.